Si Cesar Bengzon ay isang law clerk, special attorney, assistant attorney, solicitor general, dekano, professor, undersecretary, chairman, associate justice, at ang ikasiyam na punong mahistrado ng Korte Suprema na nagsilbi mula 1961 hanggang 1966. Pero, sino si Cesar Bengzon? Si Cesar Francisco Bengzon ay isinilang sa Kamiling Tarlac noong 29 ng Mayo taong 1896. Si Cesar Francisco Bengzon ay anak ng mag-asawang Vicente Bengzon Sr. at Paz Cabrera. Nag-aral siya ng elementarya sa Kamiling Elementary School. Nag-aral siya ng sekundarya sa Ateneo Municipal de Manila. Nag-aral siya ng Bachelor of Arts sa Ateneo de Manila University at nagtapos bilang magna cum laude noong 1915. Nag-aral siya ng Bachelor of Laws sa Universidad ng Pilipinas at nagtapos noong 1919. Noong 1919, kumuha siya ng pagsusulit sa bar, kung saan siya ay pumangalawa sa lahat ng kumuha ng pagsusulit. Matapos makapasa at maging ganap na abogado ay nagtrabaho siya bilang law clerk, special attorney, assistant attorney sa Bureau of Justice mula 1919 hanggang 1931 at kalaunan ay naging solicitor general mula 1932 hanggang 1934. Maliban sa pagiging abogado, nagturo at naging dekano rin siya ng batas sa pamantasan ng lungsod ng Maynila mula 1928 hanggang 1932. Noong 1933, siya ay naging Undersecretary of Justice at Chairman ng Board of Pardons sa ilalim ni Gobernador General Frank Murphy. Noong 1936, itinalaga siya bilang Associate Justice ng Court of Appeals, siya ay naglingkod hanggang 1945. Noong 1945, itinalaga siya bilang Associate Justice ng Korte Suprema. Noong 1948, nilisan niya ang Korte Suprema para maglingkod bilang kalihim ng katarungan sa ilalim ni Pangulong Elpidio Quirino. Mula 1948 hanggang 1957, siya ay naglingkod bilang chairman ng Senate Electoral Tribunal. Maliban sa pagiging kalihim ay nagturo muli siya ng batas sa Universidad ng Santo Tomas at Philippine Law School mula 1948 hanggang 1954. Dahil sa kanyang mga nagawa, siya ay ginawaran ng Doctor of Laws, Honoris Causa ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila noong 1957, Ateneo de Manila University at Universidad ng Pilipinas noong 1964 at ng Universidad ng Santo Tomas noong 1967. Noong 1961, itinalaga siya ni Pangulong Carlos P. Garcia bilang ikasiyam na punong mahistrado ng Korte Suprema. Siya ay naglingkod mula 28 ng Abril taong 1961 hanggang 29 ng Mayo taong 1966. Noong 30 ng Desyembre taong 1961, nanumpa sa kanyang harapan si Diosdado Macapagal bilang ikasiyam na Pangulo ng Pilipinas na ginanap sa Luneta Grandstand sa Maynila. Sa kanyang panunungkulan ay marami siyang ginampanan, siya ay nakarating sa iba't ibang panig ng daigdig upang dumalo sa iba't ibang mga pagpupulong tulad ng International Commission of Jurists Conference sa Rio de Janeiro noong 1962 at ng Second Asian Judicial Conference sa Japan noong 1965. Maliban dito, naging kinatawan din siya ng Pilipinas sa Bandung Conference sa Indonesia noong 1964 at namuno at nag-organisa ng koronasyon ni Pope Paul VI sa delegasyon ng Pilipinas noong 1963 at ng First Asian Judicial Conference na binubuo ng Chief Justices ng Southeast Asian. Mula 1962 hanggang 1966, siya ay naglingkod bilang Pangulo ng Philippine Section sa International Commission of Jurists. Maliban dito, naging chairman rin siya ng Board of Trustees ng Civil Rights Foundation noong 1964 at naging miyembro ng Board of Regents ng Universidad ng Pilipinas. Noong 1963, pinangalanan siya bilang Most Outstanding Social Scientist. Noong 30 ng Desyembre taong 1965, nanumpa sa kanyang harapan si Ferdinand Marcos Sr. bilang 10th Pangulo ng Pilipinas na ginanap sa Quirino Grandstand sa Maynila. Noong Nobyembre taong 1966, ilang buwan makalipas siyang magretiro, itinalaga siya ng United Nations bilang kauna-unahang Pilipinong miyembro sa International Court of Justice sa The Hague, Netherlands, siya ay naglingkod hanggang 1976.
Dahil sa kanyang galing bilang hukom ay naging awardee siya ng Code of Galantiyaw noong 1966, namatay siya noong 5 ng Setyembre taong 1972 sa edad na 76, naiwan niya sa kanyang pagpanaw ang kanyang asawa na si Soledad Romulo at 6 na anak na sina Eduardo, Soledad, Pasita, Agustin, Beatriz, at Cesar. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na ring kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.